Kumusta naman daw po yung healthcare workers natin? Ilan na po yung na-infect ng COVID and how are they coping? Well, buti na lang po kasi po there was a time po sometime in the middle of March up to the first week of April, marami po kami mga healthcare workers na nagka-COVID. Most of them got it from their communities. Some got it in the workplace po, pero majority po ay nahawa sila sa community at na-expose nila yung iba. So far po ngayon ay marami na po naka-recover doon at ay mga iba pong na-quarantine ay turned out wala namang COVID. So mas marami na po kaming healthcare workers ulit na nagtatrabaho. Pero pailan-ilan po minsan mga when we do testing on our healthcare workers kapag meron silang naramdaman o kaya talaga nagkaroon sila ng significant exposure, they just go to our health service and they will be tested, no? At least po in a day sometimes mga 2 to 5 healthcare workers po will turn out to be positive, no? Medyo nakaka-cope up naman po kami ngayon dahil marami pong nagdikpit po kami ng mga protocols at malaking bagay po yung in-institute naming changes na halos mababa na po yung infection rate po ng healthcare workers namin ngayon, which is a big help po sa aming situation. What is the mortality rate daw po among COVID patients? You said 5 patients die every day due to COVID? Doon po ngayon sa amin, sa PGH po, tama po, nakikita ko po sa aming census, everyday po nagtatali kami kung ilan ang namamatay. Mga at least 5 patients po a day for the last 2 weeks po. Meron pong times na mas mataas doon, mga 7 to 10. Pero more or less po mga 5 patients na ang namamatay na dumadating or nas naka-admit na, kasi iba po sa PGH po, sa emergency room, minsan po pagdating ay talagang halos dead on arrival na o very critical. Yung iba naman po ay nasa ICU at talagang malubharin po talaga sila, hindi sila makaahon sa COVID, namamatay din po. So tama po, mga 5 patients a day po ngayon ang nakikita namin for the past 3 weeks po.